ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Humirang ang Panginoon ng iba pang 72 at isinugo silang dala-dalawa na mauna sa kanya sa bawat bayan at lugar na takda niyang puntahan. Sinabi niya sa kanila, "Marami nga ang aanihin at kakaunti naman ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Lumakad na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng pitaka, bag o mga sandalyas. At huwag ninyong batiin ang sinumang sa daan. Saan mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, mapasa tahanang ito ang kapayapaan. Kung mapayapang tao ang naroon, sasa kanya ang inyong kapayapaan. Kung hindi, magbabalik sa inyo ang inyong dasal. At sa bahay na iyon, kayo manatili. Kumain kayo at uminom na kasalo nila, sapagkat may karapatan ang manggagawa sa kanyang sahod. Huwag kayong magpapalit-palit ng bahay. Saan mang bayan kayo pumasok at tanggapin nila kayo, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan mang bayan kayo pumasok at di nila kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga liwasan nito at inyong sabihin, patinaalikabok mula sa inyong bayan na kumapit sa aming mga paa ay ipinagpag namin sa inyo. Gayunman, alamin ninyong palapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na magaan pa ang sasapitin ng mga taga Sodom kaysa sa bayang iyon sa dakilang araw." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Pagalingin din ninyo ang mga may sakit doon at sabihin ninyo sa kanila, palapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang gawaing ginampanan ni Jesus noong narito siya sa daigdig ay natupad sa pamamagitan ng pagtutulungan. Bukod sa 12 apostol, binigyan din niya ng kapangyarihan ang 70 mga alagad. Tungkulin nila na pasimulan ang gawain ng Diyos sa bawat bayan at lugar na pinuntahan ni Jesus. Sa gawain ng ebanghelisasyon, malinaw na itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging organisado. Hindi maaaring makontento ang bawat grupo sa trabahong walang direksyon at gawaing padaskol-daskol. Inaanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na tanawin ang hinaharap at tingnan ang maaari nilang magawa para sa misyon. Ang pinakamahalaga nilang tungkulin na bahagi ng kanilang kasalukuyang gawain at misyon ay manalangin sa Diyos para magpadala ng maraming manggagawa sa kanyang ubasan. Ipinadala sila ng dala-dalawa para alalayan nila ang isa't isa at magpatutuo sa kanilang gawain. Sa lipunan ng mga Hudyo, ang pahayag na ibinibigay ng isang saksi ay kailangang patutuhanan o pagtibayin ng isa pang kasama. Isinugo ang mga alagad sa isang misyon ng kapayapaan at pinayuhan na maging mga tupa sa gitna ng mga lobo. Sa harap ng pagtanggi at mga pambabatikos, kailangang manatili silang maamo, mababang loob, at mabuhay ng simple at may buong pagtitiwala sa pagpapala ng may kapal. Pagsasagawa. Si Santa Teresita ng Lisieux ay naging pintekasi ng misyon, bunga ng kanyang mga panalangin at pagpapakasakit para sa misyon.